Nabag sa batas ang pakikapid o pangangaliwa ni Mr. o ni Mrs. Sa ilalim ng umiiral na batas, ang parusa sa kasal na lalaki o babaeng na huling may ibang karelasyon, tila hindi raw patas. Pero sa isinusulong na bagong batas sa Criminal Code, layo nitong gawing patas ang parusa sa tinatawag na sexual infidelity. May news to go, si JP Soriano. Hindi na bago sa ating lipunan ang mga kaso ng pangangaliwa ni Mr. o ni Mrs. kung di man humahantong madalas sa sakitan pag nagkabukuhan. Ang ilang kaso, malagim ang katapusan. Ang pagpatay nga sa race car driver na si Enzo Pastor, sinasabing love triangle ang dahilan. Ang sospek, mismong Mrs. niya at ang karelasyon o muna nitong si Domingo de Guzman. Mali sa mata ng ating batas ang pakikiapid kung si Mrs. ang nangaliwa. Adultery ang kaso at kung si Mr. concubinage. Pero pagdating sa korte, lumalabas na mas dehado raw ang babae. Sa concubinage kasi, kailangan pa raw patunayan sa korte na nagtatalik at nasa iisang bubong ang Mr. at kanyang kabit. At nagsusustento pa ang lalaki. 6 na buwan hanggang 4 na taong pagkakabilanggulang din ang parusa kay Mr. Pero ang number 2, destiero ang parusa o bawal lumapit sa lalaki. Samantalang sa adultery, mahuli lang na may ibang lalaki si Mrs. Matibay na raw iyong ebidensya at ang parusa, kulong na hanggang 6 na taon. Parehas naman ang aliwa, pero pag lalaki ang gumawa nun, mas mababa ang penalty. Dapat patas ang parusa, patas din dapat ang penalty sa dalawa. Pero layo niyang matuldukan sa kababalangkas lang ng Criminal Code ng Justice Department na nasa website na nito. Sa ilalim nito, sexual infidelity na ang tawag sa adultery at concubinage at patas na ang parusa. Lalaki man o babae ang nagkasala. Marital infidelity should just be one crime, whether or not lalaki ang nagkasala or yung babae ang nagkasala. Sa ilalim din ng binalangkas na Criminal Code, ibababa sa 13 ang minimum age ng criminal liability mula sa kasalukuyang 15. Magkakaroon na rin ng iba't ibang antas ang bawat parusa sa kada krimen. Gagawin nating modernize, scientific na. So yung penalties na ang hirap intindihin, ang hirap pati yung judges naguguluhan, maging level 1, 2, 3, 4, 5 na lang siya. Pinakamalala yung level 5, pinakamagaan yung level 1. I think it'll be beneficial for everyone. The law enforcers, the judges, the accused, the victims, the public. Tingin ko, sa ngayon, wala pa akong nakikita na, ano, na downside dun sa change in classification. Sa isang linggo, isusumite na ng DOJ ang natapos sa draft criminal code sa House of Representatives at sa Senado para mapag-aralan bago maging isang ganap na batas. JP Soriano, GMA News.